Welcome to ZAMBA! It's another great day to worship the Lord through dancing. Come on, join us live here at Jesus Comfy Cavitipe. Let's stay healthy and fit, body, soul, and spirit, together with Sister Isabel Music. Yes, good afternoon, everyone. Welcome to our summer time. Yes, Mommy Bang, good afternoon. I'm sayaw, sagabit araw, magigaw galaw, pagsambay sigaw. Yes, magandang hapon sa ating lahat, mga kasamba, mga worshipper ni Lord. Kamusta naman ang aking screen sa mga screen nyo? Pakitype dyan nga, kasi dito sa aking screen, ang liit ko. Pero pakicheck nga kung okay yung ating screen. Kung naka-full screen naman tayo, thank you Lord sa magko-comment. Ayan, sa ating 5,000 worshipper ni Lord na talaga namang excited na sumbamba sa ating Panginoon. At ano pa man ang ating pinagdadaanan, ilang bagyo pa man ang dumating sa ating Panginoon. Sabi dun sa kanyang salita, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa kanya, hindi ko patitigilin. Kaya mga kapatid, huwag natin patigilin ang pagpuri natin sa ating Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan natin, ano mang bagyo ang hinaharap natin, gaano man kalalim yung mga bahang sinuong ng mga kapatid natin, ang dami man natin nilinis. Huwag itong makakahadlang sa pagpuri, patuloy na pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen! At alam niyo ba, the best time to worship the Lord is today, mga kapatid, mga kasamba, habang tayo'y may lakas pa, habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y may pagkakataon pa. Sambahin na natin ang ating Panginoon. Amen and amen! Welcome, Sister Ingracia Mori, Sister Noemi Calamarte, ayan, Sister Christine Prian, ayan, thank you Lord, Sister Melody, alam mo, excited na tayong lahat dahil meron na naman tayong bagong sayaw magaling sa ating Panginoon. Alam niyo, napakasarap sumayaw, umawit, sumamba sa ating Panginoong buhay. Ayan, thank you Lord! Sama-sama na tayong manalangin. Kasama, kamusta naman yung screen ko? Ayan, tatanungin ko ulit sa ating mga worshipper ni Lord ngayon na talaga namang nag-aabang paano tayo magpupuri, aawit, sasamba sa ating Panginoon. At kung bago ka, pakita dyan new blessing kung hindi mo pa alam na sumamba, umawit sa ating Panginoon. Naku, ako'y manggagawa na ating mga servant ni Lord para kayo'y i-lead sa pag-worship, pag-awit, pagsayaw sa ating Panginoon at nalulugod siya. Every time na nakikita niya yung mga anak niya na talaga na nagbibigay ng oras para magpuri at umawit sa kanya. Kaya thank you Lord. Okay na okay ba yung screen ko sa inyo? Naka-full screen ba ako? Kasi ang nakikita ko lang, ganito o kaliit dun sa monitor. Pero okay lang sa akin kung okay naman sa inyo, sa screen nyo. Thank you Lord, para makasabay tayo ng maayos. Ang malaking sa akin ay yung comment section. Pero okay lang, thank you Lord. Tuloy-tuloy tayo, walang makakahadlang. Sige, manalangin tayo mga kapatid. Lord, maraming salamat ngayong hapon na to, Panginoon. Sasamahan mo kami. Kahit anumang bagyo ang pinagdaanan namin, Lord, na natili ka, nakasama namin, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Dinabayan mo kami, binigyan mo kami ng protection, Panginoon. At dahil dito, Panginoon, patuloy kaming magpupuri, patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming sasamba sa pangalan mo. Kasama ka namin ngayon, Panginoon, ngayong hapon na to, Lord God. Ikaw nang nanguna, you are the initiator of celebration, Panginoon. Isang kaluluwa ang tumanggap, nanumbalik sa iyo, Panginoon. Tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas, milyong-milyong anghel sa langit ang nagdiriwang. Kaya ngayon, Panginoon, gabayan niyo kami. Samahan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, magandang hapon, Sister Jocelyn Tangtang. Are you excited to worship the Lord? Amen. Hindi na natin patatagalin. Kung bago ka, please type new blessing. Brother Alan Mendoza, hello. Sister Jocelyn, Sister Melody. At huwag niyong kalimutan na itag and i-share yung mga kaibigan natin para mas lalong dumami yung worshipper ng ating Panginoon. Alam mo, gamitin natin yung ating katawan para siya'y sambahin, para papurihan, maitaas ang kanyang pangalan. At ito, sa ganitong paraan, alam mo, natutuwa, nalulugod ang ating Panginoon. At pag nalulugod siya, mga kapatid, alam mo, meron kang pinapanalangin, andyan na yung answered prayer, sasagutin ng ating Panginoon. At syempre, kung meron tayong mga kamag-anak, alam niyo na, talaga naman nandun sa mga lugar na talagang tinamaan ng bagyo, talagang
ang pinaka-best na maibibigay natin sa kanila right now is yung ating panalangin. Kaya huwag tayo magsawa na ipag-pray sila na alam mo yun, yung pananampalataya natin, alam mo, makakatulong para sila ay magkaroon din ng pananampalataya. Kaya thank you, Lord! At huwag natin kalilimutan, mga kapatid, meron man tayong mga nasa lugar man tayo na hindi natin inaasahan, yung mga uncomfortable place natin, and God will surely show His grace dun sa mga lugar na hindi natin inaasahan sa buhay natin. Kaya naniniwala ko, nasaan ka man ngayon, andyan yung grasya ng Panginoon, meron tayong matututunan. At lalo tayong papalakasin sa tuwing tayo ay mahina. Kaya umpisa na natin, every time na nakakaranas tayo ng mga bagyo, sabi niya, be still and know I am God. Thank you, Lord. Kaya sayuhin natin to, mga kapatid. Ooh, thank you, Jesus. Brother John, no! Makikita ka ni Lord, sumayo tayo sa ating Panginoon. Ito tayo, mahina ang connection ko. In Jesus' name, papalakasin niya. Where do I find peace when the storm is shouting? One more time. How can I be still when the seas are raging? But when I sing your praise, my heart declares, I still and know you are God. And through all my days, I trust your name. I put my hope in you, God. Whoa, be still and know you are God. Whoa, be still and know you are God. Set a fire in my soul, away my soul. My soul, katay natin. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Thank you, Jesus. Meron pa ba tayong kagalakan? Where do I find joy when it's pain all around me? How can I be sure when faith is failing? But when I sing your praise, my heart declares, be still and know you are God. And through all my days, I trust your name. I put my hope in you, God. Everybody! Whoa, be still and know you are God. Whoa, be still and know you are God. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Oh, be still and know you are God. Oh, be still and know you are God. Thank you, Jesus. Ano mang bagyo, Panginoon, lagi naming iisipin, Panginoon, kasama ka namin. We will be still and know you are God. Woo! I am not forgotten, I am forgiven. I put my hope in you, God. I will not be shaken, just keep believing. I put my hope in you, God. One more time. I am not forgotten, I am forgiven. I put my hope in you, God. I will not be shaken, just keep believing. I put my hope in you, God. Oh, be still and know you. God, oh, you still and know you are God. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul. Set a fire in my soul, awake my soul, awake my soul.
set a fire with my soul. Awake my soul, set a fire in my soul. Awake my soul, awake my soul. And know you are God. Ano ang bagyo, Panginoon? Ito yung lagi naming tatandaan, Panginoon. We will be still in Jesus' name. Ayan, mga kapatid, mga kasama, tuloy-tuloy tayo sa ating pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Dahil sa iyo, Panginoon, meron kami kaligtasan ngayon. Dahil sa iyo, Panginoon, patuloy kaming nakakaawit, nakapagpuri ngayon sa iyo, Lord Jesus. Marami sa mga kababayan namin, kapatid namin, Lord, hindi na sila nakapagpatuloy umawit niyan. Kaya habang kami nabubuhay, habang may lakas pa, magpumuri kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo, natatuwa. One more time. Dito sa mundo mo, nagkakuluhan. Patungo sa iyo.
Lord. Hindi namin papatigilin itong pagpupuri namin sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Yes! Woo! Dahil sa iyo, tuloy-tuloy tayo mga kasamba. Dumadami na ang worshiper ng ating Panginoon. Dahil pa dyan yung blessing kung bago ka dito. Aawit tayo. Sasamba tayo sa ating Panginoon. Dito siya nalulugod. The best time to worship the Lord is today. Habang may lakas pa mga kapatid, huwag nating patigilin ang pagsamba. Salita niya! Wala sa kanyang hininga ang kalamitay na likha. Araw, buwan at mga bituin ay sa pamamagitan niya. Lahat ng bagay tandaan natin mga kapatid, ito'y lilipas, kukupas, pero salita ng ating Panginoon, mananatili magpahanggang wakas. Pagkuro mo'y kalatasan, walang kamalian, nagbibigay karunungan sa payak na isipan. Alam mo, hindi natin pagsasawaan yung mga sayo natin dito kasi yung mga salita ng ating Panginoon, hindi natin mapipigilan ang pagbabahagi. Thank you.
tayo ng water bago tayo magtungo sa ating sambalita. At oras na para sa ating sambalita, balitang pangkalusugan na naman, hamit sa inyo ng Zamba Time. At ngayon dahil nga dumaan ang bagyo, marami sa atin ang hindi nakatulog. Kaya naman ngayong hapon na to, alam mo, bibigay natin ano ba ang mga benefits ng complete sleep sa ating mga katawan. Napaka-importante. Alam mo, it gives us sharper brain. Alam mo, yung mga husto yung tulog, yan yung mga taong hindi makakalimutin. Yung pag kinausap mo, hindi yung nakalutang na naghahang. Kaya pag ganun, yung nakakausap natin, ako, malamang kulang siya sa tulog. Alam ba, ano bang ginagawa sa atin ng hustong tulog? Alam mo, binibigyan din tayo ng positive emotion. Pansin nyo yung mga kulang sa tulog, alam mo, mainitin yung ulo. Dahil, alam mo, kulang sila, pero pag nakapagpahinga yung kanilang isip, kanilang buong katawan, yung kanyang isipan, yung kanyang mind, nakakapag-rest din. Kaya, yung mood disorder na i-eliminate niya. Kaya pag mainit ang ulo ng mga kasama natin sa bahay, asawa natin, patulugin mo lang yan. Ayan, kailangan mahusto ang tulog. At ano pa, it gives us a healthier heart. Alam mo yung pag natutulog tayo, yung ating blood pressure, it goes down. At binibigyan ito ng kapahingahan yung puso natin, yung blood vessels natin. Kaya alam nyo, mas ma-healthy yung ating puso. Ayan. Kung ikaw naman ay talagang broken-hearted, alam mo, pagpahingahin mo lang din yung puso mo, di ba? Bigyan mo ng space, hindi yung kakatapos ng isang relationship. So, may guwi talaga. Sorry, si Sister Belle, ma-issue talaga. Thank you, Lord! And it also boost our immune system, yung tulog. Kaya mas maganda, mas malakas yung katawan natin, yung immune system natin. Importante pa naman to sa mga panahon ngayon. Kaya mga kasamba, matulog tayo ng maayos. Binibigyan ng, alam mo, sabi din sa word ni Lord sa mga awit chapter 127 verse 2, binibigyan niya ng masarap na tulog ang kanyang minamahal. I thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, Sister Arlene. Glory to God. God's grace. Alam mo, napaka pinag-uusapan natin ngayon sa sambalita, yung benefits ng pagkakaroon ng magandang tulog or complete na tulog. It gives a sharper brain, yung ating emotion, laging positive, mas healthy yung heart natin, nag-boost ng immune system, at sabi dito, nagtumutulong din to sa weight control. Ayan, pag well-rested yung ating katawan. Sabi pa sa awit 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ayan, thank you, Lord! Ayan ang mga benefits ng complete sleep. Kaya mga kapatid, alam ko na nagkulang tayo sa tulog ngayong week na to dahil nga dumaan ang bagyong Ulysses. Pero salamat sa Panginoon dahil panandalian lang ito at kinabukasan ng pagsikat ng araw. Alam mo, nakita ko dito na, Lord, itong mga dumi, ang daming kalat, ang daming dumi. Ito yung buhay namin, wala pa si Kristo sa atin. Ang daming kalat, ang daming dumi, kulay itim, yung mga nililimas ng mga kapatid natin. Lord, kami to eh. Pero salamat na lang nakita ko yung araw. Nakita ko yung grasya ng Panginoon na talaga namang nung tayo'y natagpuan at tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Alam mo, panibagong araw, panibagong buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat. Sabi nga natin, the best day na mag-worship tayo sa ating Panginoon. Ngayon na yun, mga kapatid, habang may lakas pa tayo, habang may natitira pa tayong oras, dahil hindi habang buhay, kumbaga malakas tayo, may oras pa, may panahon pa. Ngayon na yun, mga kapatid, bigyan natin ng oras ang ating Panginoon sa pag-awit, pagsamba, pagpuri, pagsayaw sa Kanya. Kaya tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Tatapusin natin yung takbuhin na sinimulan sa atin ng ating Panginoon. Nasaan ka man ngayon, hindi lang yan sinimulan ni Lord. Siya rin yung magbibigay ng grasya sa atin para tapusin natin yan. Thank you, Lord! Tapusin natin ang takbuhin na sinimulan ng ating Panginoon. Napakagandang kanta na ibinigay sa atin ni Lord. Awitin natin, sayawin natin, tapusin ang ating takbuhin. Woo! Come on, church! Let's worship the Lord!
hamtan ko ang corona ng pagtatagumpay. Hallelujah! Sa araw na yon, si Jesus ang siyang magbibigay. Yes, Lord! Tatakbo! Tatakbo, tatakbusin, takbuhin ko. Ituto ng aking mata sa iyo, Panginoon. Tiyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin at takbuhin ko. Tatakbo, tatapusin at takbuhin ko. Yes, Lord, hindi.
Hindi kami matatakot, Panginoon. Nakaranas ng matinding hagupit ng bagyo.
At nag-PM nga siya sa atin, humihingi ng panalangin. Actually, hindi sila ang talagang naapektuhan yung mga kamag-anak niya na nasa malayong lugar, na nasa Cagayan. Kaya panalangin natin siya, napaka makapangyarihan nito. Ilan muna tayong water. Huwag kayong aalis, mga kapatid, para maintindihan natin, merong blessing. Meron tayong matututunan sa mga bagyo ng ating buhay, mga kapatid. Katulad nga yung nangyari kay Sister Yoni, na sa nating sister in Christ, na talaga naman sabi dito, sis, pag-pray mo kami, sari-sari na ang mga nararamdaman ko. Tapos hindi pa tapos ang bagyo sa ibang lugar, nandun pa naman sa Cagayan yung iba kong kamag-anak. So, paano ko sila matutulungan kung kailangan ko rin ng tulong? At hindi pa nga kami tapos sa paglilipat ng mga kalat, pagliligpit ng mga kalat na dinulat ng matinding baha. Nakapanghina, nakakapanglumo. Masama bang tanungin ko si Lord na may galit ka ba sa amin? COVID-19, bagyo, baha, walang work. Bakit naman sunod-sunod? Sana kami magsisimula ng pamilya ko, nahihirapan na akong manalangin, maniwala. Sa gantong sitwasyon, ang hirap pa ng palataya. Lord, tulungan mo kami. Sis, panalangin mo kami. Marami sa atin, may iba't ibang experience tayo nung mga nakaraang bagyo. Pwede na kung ano yung mga salita ng ating Panginoon na aalala natin na maaaring makatulong sa ating mga kapatid na nakikinig, nanonood ngayon o mamaya manonood. I-type mo dyan yung mga salita ni Lord. Dahil ang salita ni Lord, ito yung makapangyarihan. Nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng encouragement sa atin. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa bagyo kasama ng mga disciples si Jesus. Ito yung matatagpuan dun sa Mark chapter 4, 35 to 41. Matatagpuan din to sa Matthew chapter 8, 23 to 27. At sa Luke chapter 8:22 to 25, hinaan natin ng konti ang ating background music. Ayan. Alam mo, muna ko palang nabasa, sabi ko, Lord, may matututunan kami dito para mabahagi ko dun sa mga kapatid ko sa pananampalataya na nakaranas din ng bagyo sa kanilang buhay. At ito yung natutunan ko, na hindi exempted yung mga Kristiyano, hindi exempted kung tayo'y servant ni Lord. Maging ang mga disipulo na naglilingkod sa ating Panginoon, talagang naranasan nilang bagyo kasama pa nila ang ating Panginoon. Yung title nga nito, dito pa lang, ang dami ko nang natutunan sa aking buhay. Sabi dito, Jesus calms the storm. Kinalma niya yung bagyo. Every time na, alam mo yun, matitira lang kami mag-iina, apat yung anak ko magkakapatid, na hindi ko na-control yung mga likot, kulit nila. Alam mo yun, Lord, lagi ko pang sinasabi at di ko makakalimutan, Lord, kung paano mo pinakalma ang bagyo, ang alon sa dagat, ang hangin na malakas, Panginoon, kaya mo rin pakalmahin itong mga batang ito, Panginoon, na hindi ko control. Thank you, Lord, that after ko naman i-declare yun, talaga naman bumibehave sila. Makapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Kaya naniniwala ako kung tayo man, yung mga puso natin ngayon dahil sa mga nagdaan na bagyo, daming naapektuhan, daming mga niligpit dahil umabot yung baha kung saan, sa Bewang, sa Tuhod, dami nating pagod, dami nating mga alalahanin, mga unbelief, mga pagdududa. Alam mo, kapatid, kaya din pakalmahin ni Lord yung puso natin na nagdududa na sa Kanya, sa kapangyarihan Niya, katulad ni Sister Leonie. Kaya din pakalmahin ni Lord yung isip natin ng punong-puno ng pag-aalala in Jesus' name. Kayang pakalmahin ni Lord yung mga masasamang kaisipan. Kayang pakalmahin ni Lord ikaw mismo na talaga namang punong-puno na ng pagdududa, pag-aalala. Kaya thank you, Lord. Every time na nakakaranas tayo, may dumating na bagyo, alam mo, ito lang yung natutunan natin. Katulad ng natutunan ng mga disciple during na si Lord kasama nila na bumagyo ng malakas, na natutulog ang ating Panginoon. Yung pananampalataya. Actually, hindi lang yung hangin, hindi lang yung alon, hindi lang yung bagyo, yung nirebuke ni Lord. Maging yung pananampalataya ng mga disipulo, nirebuke din niya.
pag may bagyo, alam mo, natututunan, this is the test of our faith. Kailangan natin na lalong mas manampalataya sa ating Panginoon. At naiintindihan ko na, alam mo yun, hindi ito isinulat na wala lang tayong matutunan. Marami tayong matututunan, kaya ito'y tatlong beses isinulat sa salita ng ating Panginoon para sabihin sa atin ng ating Panginoon na manampalataya ka. Manampalataya ka. Huwag kang tumingin sa hangin, huwag kang tumingin sa alon. Tumingin ka. Ituon mo ang iyong paningin sa akin at manampalataya ka. Unang-una, kailangan tayong manampalataya na tumawag tayo sa Kanya. Kahit na nakikita ng mga disciple na tulog ang ating Panginoon, hindi sila nag-alinlangan na tumawag, tawagin, Jesus, Jesus! Ganun din dapat tayo. Kahit na nakikita natin in our physical eyes na parang absent si Lord, ngayon na, pag pagdadaanan natin matinding problema, parang hindi ko makontak si Lord ngayon, parang alayo-layo mo, Panginoon. Pero alam mo ba, tawagin lang natin yung pangalan niya. Sabi dun sa Jeremiah 33 verse 3, sabi dito, call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things, unsearchable things you do not know. Mga kapatid, naranasan mo naman to, Sister Leonie, manampalataya ka, tumawag ka kay Jesus. Katulad ng ginawa ng mga disciple niya, tinawag nila ang pangalan ni Jesus. At nakakatuwa dahil, alam mo yon, naramdaman nila ulit, nakasama nila si Lord. Huwag na natin kakalimutan na kahit anumang bagyong dumating sa buhay natin, kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin si Lord, anumang pagdaanan natin. Inihintay lang niya na tawagin natin siya. Maaring sa nakikita natin natutulog siya, natutulog ba ang Diyos? Hindi ba niya tayo naririnig? Kapatid, tawagin mo siya at siguradong sasagot ang ating Panginoon. Manampalataya tayo una, natawagin natin ang ating Panginoon. Manampalataya tayo dun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi dun sa Mark 4 chapter 39, inutos niya sa hangin, tigil. Sinabi niya sa alon, tumahimik ka. At alam mo nangyari, tumigil ang hangin, tumahimik ang alon. Natupad yung mga sinabi, makapangyarihan ang ating Panginoon sa mga bagay na hindi natin control, katulad nitong bagyo na to. Merong makapangyarihan sa lahat na kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay na nakikita natin, di man natin nakikita. At ganun kakapangyarihan ng ating Panginoon. Alam mo, sabi doon, natakot ng labis, namangha sila. Sabi nito, sino ba ito? Anong klaseng tao ito? Pati ang hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Pagpapakita lamang nito na talagang makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya tayo dapat naman nampalataya sa Kanya. Every time na tumatawag tayo sa Kanya, every time na nanampalataya sa kapangyarihan niya, lalo niyang ipapakita ito sa atin. Kaya huwag natin kalimutan manampalataya na kaya niya tayong iligtas. Napuno na yung ng tubig, yung barkong sinasakyan nila, pero nang tinawag nila si Jesus, at nakita nila yung kapangyarihan, nagkaroon silang lahat ng kaligtasan. At ang good news, kapatid, hindi lang sa mga natural forces tayo kayang iligtas ng ating Panginoon. Maging ang kinakakatakutan ng lahat at ang hindi kayang solusyonan ng tao, ang kamatayan, ay napagtagumpayan niya rin. At kaya niya tayong iligtas doon. Kung tatanggapin lang natin ang ating Panginoon na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, yun ang good news sa atin. Mga kapatid, kaya kung may pinagdadaanan man tayong bagyo, pinagdadaanan tayong baha ng problema, alam mo yun, merong Diyos, kailangan tayo manampalataya na merong Diyos na kaya tayong iligtas. At ang good news, hindi lang tayo ililigtas dito sa buhay natin sa lupa, ililigtas niya rin tayo para tayo makapili niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. At kung nakikinig ka ngayon, first time mong makinig ngayon, narinig mo ito, gusto ko yan, gusto ko ng kaligtasan. Kumbaga, kung wala tayong pag-asa sa buhay natin dito, ano man ang mangyari na sa ating kinabukasan, ilang bagyo man ang dumating, hindi tayo exempted, at kung ano man mangyari sa buhay natin, pwede tayong makasigurado dun sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Panginoon. Yun yung kaligtasan. Kaya kung ikaw ito,
Alam mo, i-share mo din ito sa mga kaibigan mo na wala pang kaligtasan, hindi pa nakakilala kay Jesus, para makatagpo siya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya sabay-sabay natin tanggapin ang ating Panginoon na nagbibigay ng kaligtasan. Sabi dun sa salita niya, sa Gawa, mga Gawa chapter 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Kung ikaw pa lamang ang ligtas ngayon, manampalataya tayo sa salita ng ating Panginoon. Ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Kaya patuloy tayong manampalataya. Patuloy tayong mag-share, mag-tag ng mga salita ng ating Panginoon para sila yung magkaroon din ng kaligtasan. At ngayon, tanggapin na natin si Jesus. Siya nagbibigay sa atin ng kaligtasan para makapiling natin siya sa langit. Naalala ko yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, Abednego. Alam mo yung pinapaluhod sila dun sa isang rebulto na hindi sila talaga lumuluhod. Sabi nila, dahil alam nila, ililigtas kami ng Panginoon. At kung hindi man, hindi pa rin sila luluhod. Maging ganun yung pananampalataya natin. Dahil alam natin na may kasiguradahan na tayo ng kaligtasan, ano man ang pagdaanan nating bagyo, makaligtas man tayo doon, meron tayong kapayapaan na nakakatiyak tayo na meron tayong buhay na walang hanggan. Kung hindi ka pa nakakatiyak, sabay tayo. Bukas mo yung bibig mo. Buksan mo yung puso mo. At sabayan mo ako sa panalangin na ito. Sabay-sabay nating tanggapin ang kaligtasan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoon, Panginoong Jesus, tinatanggap ka namin sa aming buhay ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ko, Lord, sa lahat ng aking mga kulangan, mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Ito'y nagbibigay sa akin ng pag-asa hindi lamang dito sa buhay ko sa lupa. Maging sa buhay ko, sa langit, kasama ka, Panginoon, nananampalataya ako dito, Lord God. Salamat, Lord, sa kapatawaran na ibinibigay mo ngayon. At salamat din, sinabayan mo pagsulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. And Lord, salamat sa kaligtasan na ino-offer mo ngayon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ano mang bagyo ang dumating, mga kapatid? Sabi nga kanina, di ba? In our most uncomfortable place, God will show His grace. Kaya mga kapatid, hindi ka man komportable sa kinaroroonan mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, lalong mahahayag yung kapangyarihan ni Lord sa ating buhay. Kaya sabay-sabay natin, mga kapatid, mga kasamba, let's declare and believe, I am a child of the Most High God. I am blessed. I'm full of wisdom, full of potential, full of power. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen and amen. Power is in you, Messiah. Kung sumabay ka sa panalangin, congratulations. I believe you've been born again. May bago ka ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Meron ka ng kaligtasan. Ano man ang mangyari sa atin, ilang bagyo man ang dumating sa ating buhay, naniniwala ako na meron ka ng kaligtasan. Kaya pagpatuloy mo yung relasyon mo sa ating Panginoon, everyday manood tayo ng OPM, online prayer meeting with Pastor Roban at yung mga kapatid natin sa pananampalataya tuwing alas 7 ng gabi. Live the live here at Jesus Call Me Cavite Church at bukas sabay-sabay tayo na makinig sa napakasarap na hinain ng ating Panginoon na kanyang salita. Bukas, alas 10 ng umaga, live here at Jesus Call Me Cavite Church. Again, I'm Sister Isabel. God bless everyone. See you again next week.